kay Bear. Ito naman si Sam. Hello, Sam. Nahirapan siya maglakad, so we'll have his check. Tapos may open wound siya. Pumutok na yung isang sore niya sa elbow. Ayan. Medyo hard of breathing. May episodes of something like respiratory. Parang may edad na ba? Parang po. Love, love, Sam. Pinat is your teeth. Hindi pa naman ganun katanda. Hindi ganun katanda. Ay, Sam, halika. Kaya mo na maglakad. Sabihin mo wala lang sa mood, pero naglalakad po yan. Nabigla kasi yung gumising. Pero ganun pa rin yung ganun siya. Yung ano niya sa dito, nakaganun na. Nakaganun na siya. Siguro nasagasaan. Tsaka para yung ari niya, hindi naman normal yung gano'ng kataba, para siguro na maga na. Baka may infection, baka kidney po, o kaya may sakit sa bato. Ako, sana naman maagapan natin, Sam, ha? Good boy ka, Sam, ha? Pero okay, hindi lang. Ako kayo mag-away ni Bea. Ay, may katarata na din. Meron na po. May edad na rin ka, Sam. Oo. Sam, let's go. Nagsasalit kami nung ibang tricycle driver pag wala ako. Sila naglilipat-lipat. Mabuti. Maraming salamat sa mga tricycle driver natin na kahit pa paano tinitingnan-tingnan si Sam. Kasi doon siya unang pumunta sa pila ng tricycle nung first day niya dito. Saan po siya sa kanilang galing? Maligaw lang? Siguro. Parang doon siya nang galing. Kaya sa una siya ng tricycle driver mga 1 or 2 days nandoon. Tapos pinag-lipat-lipat. Opo, kasi delikado din magulungan. Tsaka pag gabi kasi, wala siyang leash pa, nilagyan ko lang. Eh, pag wala ng tao, di gumagapang siya. Hindi naman lahat ng sasakyan. Hinihintuan siya. Hindi rin natin pa kumenta maampaan, nasa gasaan. It's going to be tough for Samboy. We're not even sure if he will ever walk straight again or if his eyesight will get better. But for whatever it's worth, we'll do the best for him. I started cleaning up, medications, and treatment, as well as a little therapy. Please pray for Samboy. So, the baby, relax. Aww, how long come? Dry off. Well, good boy. Patuyo na kita, mama. Patuyo ka ni mama. Dali, towel dry na tayo. Good boy, good boy. It's okay. Relax ka na, good boy. Nahirapan ka. Na-asthma ka. It's okay. Relax, baby. Relax. There's a pogi na. You'll get well and you'll be running around, ha? You'll be running around soon. You can't go with the enclosure sa mama's cradle. I will be building an enclosure that will not be muddy for all of you. For those who have problems in blind or crippled or paralyzed. Huh? Wait lang, baby. You get well first. Get stronger. At mapayat ka konti kasi you're so heavy and your feet are deformed. So we saw the deformity of the leg here. This is a displaced. And the patellas, they have problems with the legs. Ganyan lang talaga siya. So from here, dyan lang siya maapak. So walang strength dito. Seems to be inborn. He's not that old. I thought he was old, but he's not. See, the teeth are still there. He's not a senior yet, but he has cataracts. So the first one who fostered and contained him cut off evident of the scissor marks. So they cut off the mats, hoping they will take care of him and he will get well. But with the seizures, the asthma, the asthmatic respiratory problems, and the legs, we decided to look for an adopter or have Sammy rescued. So he tries to walk or crawl on the street.
and not all vehicles will stop by. So one leg is evident of trauma, while the others, kasi nga, he cannot walk fast, semi-crawl, semi-walk. Sa kasaan siguro na bundol, sabi nga ng mga tricycle drivers, but you'll get to, oh, yan, yung asthma ni Sammy pag na-inside. It's okay, Sam. Samboy? Samboy. Love you. Ito na, ha? Mm-hmm. Oh.